Magandang gabi po muli sa ating lahat and welcome to another episode of On Point. And here we have a special guest po, Pastor Celso. And we are going to ask him questions based on the preaching, Are You a Believer or a Doubter? Based on John chapter 20 verses 19 to 31. So magkakaroon po tayo ng clarifications and other questions po na based on scripture at based din po sa sermon ni Pastor. And bago po tayo magsimula doon sa questions po, no? At pakibigyan po kami ng recap po ng ating preaching from last Friday. Amen. Yeah, magandang gabi po sa ating lahat. Actually po, ay nag-focus po ko doon sa ating pong message patungkol po kay Thomas. At dito ko po tinignan yung kanyang pagiging unbelief, yung undoubt, yung pagiging doubt po niya. At tinignan ko po yung lahat ng angle kasi ito po yung mensahe, dito po umikot yung mensahe po natin. And then nakikita po natin na marami po sa mga sa atin po na nagpapatuloy po sila na meron silang doubt sa kanilang isipan na gusto po ng ating Panginoon na mawala po ito sa atin. At ito po yung isa sa mga naging main message na aking binigay. And thank you po, Pastor. So, there are a lot of interesting questions po, no? Mm-hmm. Based doon sa scripture natin. And isa po doon ay based doon sa John 20, verse 22. Sabi po dito na, And with that, He breathed on them and said, Receive the Holy Spirit. So, ano po kaya ang mga similarities or differences nito sa Pentecost na na-mention po sa Acts 2? Yan. Okay. Kung titignan po natin, meron pong naisulat po dito si na-commentarista, si Reverend William Arthur. Inihantulad daw po niya ito dun sa nung ginawa si Adan at nung siya ay ginawa magmula po sa putik at hiningahan niya at nagkaroon po siya ng buhay. Similarity, kung titignan po natin, similarly, ganun din po yung nangyari kay dito sa ating Panginoon nung kausapin niya po, nung nagbigay po siya hybrid on them para po yung kanilang mga, yung itong kanyang mga disciple ay magkaroon po ng yung kanilang dead spirit nung no, mabuhay sila muli at sila ay matuto. Kung mapapansin po natin sa Lucas po ay then he opened their minds so that they could understand the scripture. Bahagi po ito ng yung mga kasunod po na gagawin po ng Santong Espiritu dun po sa Acts chapter 2 verse 1. So nakita po natin mayroong ito po yung mga part na bahagi po na bibigay po ng ating Panginoon nang binigay niya, nang hiningahan niya yung kanyang mga disipulo. Yep. Mm-hmm. So makikita po natin yung pattern throughout scripture ng breathing out ng Panginoon. Mm-hmm. Po. And then next, sabi po sa verse 23, If you forgive anyone's sins, their sins are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. So, Pastor, ang ibig po bang sabihin nito eh, the apostles here were given the right to forgive in replacement of Christ. Just like, alam naman po natin sa Catholic Church po, no, na the Pope does this and the priest. So, ano po kaya ang ano doon? Yan. Maganda po yung ano, kasi kung titignan po natin, ano, ang tao pwede po siyang magkamali. Hindi naman natin may tatatwa na ito ay naisulat at sinabi sa kanyang mga disipulo na kung sino yung kanilang patawarin ay mapapatawad at kung sino man ang hindi ay hindi mapapatawad. Mm-hmm. But then, kung titignan natin, ang tao po ay nagkakamali po ng judgment. Tao lang po tayo, hindi naman natin masasabing tama lahat ng ating ginagawa. Ipagpalagay po natin na tama po yung kanyang ginawa. Hindi po sila nagkasala po ito. Ang sinabi niya, tama yung nagkasala siya. Hindi niya pinatawad itong taong to. Ito bang taong to ay mananatili siyang curse kung yung tao po na nagbigay ng hindi pagpapatawad sa kanya, katulad po ng disciple, ang sinabi niya, hindi kita mapapatawad. Kung sasabihin ba niya na, paano kaya po namatay itong taong to? Ito bang hindi napatawad na to ay mananatili siyang curse? So kung titignan po natin ay after a while, nakakilala itong taong to. So ano man yung kanyang pagpapatawad, ano man ang hingi niyang kapatawaran, wala na eh. Pero dito po pumapasok yung biyaya ng pagpapatawad ng Diyos. In spite na hindi tayo pinatawad ng tao, pero pagdating sa ating Panginoon, ang Diyos lang ang magbibigay ng kapatawaran. And He knows
pag pinagsinabi niyang mali, talagang mali. No? Mm-hmm. Because alam niya yung katotohanan. Yes, exactly. Yan. Na nandun pa rin po yung sovereignty ng Panginoong Jesus in forgiving sins. No po? And the verse or the scripture po na preach po natin, no, eh, makikita pa rin po natin dun yung theme ng resurrection, definitely, kasi yun po yung yung plot, no? So, nabanggit po sa preaching nyo na sa Revelation that we would be given a new name, may bagong pangalan. So, this question is asking na, aside from our earthly name, papalitan po ba tayo ng pangalan? Yun. Like, mapapalitan po ba ang pangalan ko, ang pangalang Celso? Ano po ang insight niyo po doon? Yeah. Okay po. Napakaganda po nito, no? Actually, pag binabasa po natin yung kasulatan, ang dami pong pumapasok sa ating isipan. Maraming katanungan na gusto nating malaman ang kasagutan, pero minsan dahil yung sakaliitan po ng ating kaalaman, hindi natin magawa. Mm-hmm. Pero kung titignan po natin dito, ay sinabi po doon sa Revelation 2:17, yung huling talata na sinabi niya, I will also give him a white stone with a new name written on it, known only to him who receives it. So, yung pagkasabi po niyang bibigyan niyang bagong pangalan, hindi po siya malinaw eh. Pangalan po ba ito ng Diyos o pangalan po ito ng believer? Kung titignan po natin, kung sasabihin po natin itong pangalan po ng Diyos, God, yung Diyos, binigay niya na yung kanyang pangalan nung tinanong po siya ni Moses, sino yung ano sasabihin kong tao? O sino sasabihin kong Diyos na nag-send sa akin? Sabihin mo, I am who I am. At yun po yung kanyang pangalan. Kung titignan po natin sa mga verses sumusunod, sabi niya, ito yung magiging pangalan ko from generation to generations. Mm-hmm. So, ibig sabihin, hanggang sa ngayon, yung pangalan niya hindi magbabago. So, na-declare na po yung kanyang pangalan. So, in my opinion, ito po yung pangalan po ng believer. So, itong believer na to, magkakaroon po siya ng pangalan. Sabi nga po ni Gusik, ay para daw itong pet name na pagtawagan ng magkasintahan. Meron pong tumatawag na honey o sweetheart, ganun po yung pagtatawagan. Para lang daw po itong maging intimate yung ating relationship from father to son. Kahit ang aking anak, hindi ko siya tinatawag na sa pangalan niya. Mm-hmm. But I call him yung sa pet name po niya. No? Yung tinatawag po siya sa pet name. Sabihin ko sa kanya. So, ganun din daw po yung ating mangyayari sa ating Panginoon na pag tinawag tayo, they will call us in the pet name. Ang kagandahan po nito, sikreto po yung names. Yun lang pong recipient po ang makakabasa po ng kanyang pangalan. Yan. Definitely po, Pastor. No, meron po tayong mga katanungan na parang masasagot na lang po kapag na-meet na natin ang Panginoon. Amen. Di po ba? Yeah, totoo po yan. No? Yes po. So, related to this then po, meron pong tanong dito na how human will our glorified bodies be? Kasi po, di ba, sa scripture na to, na-meet po nila ang resurrected Christ na may butas pa yung kanyang mga body parts kung saan siya pinako. So, tayo po, mga believers, how human will our glorified bodies be? Makikita po natin sa Biblia, throughout the Bible, kung paano po inilarawan ang ating Panginoon yung kalangitan. At nakita po natin na talagang napakaganda po ng place. At kung tayo bilang mga mananampalataya, ito yung mga promise na hinihintay natin na pagdating po natin doon maganda. And yet, kung tayo ay, paano kung namatay tayo sa aksidente, nasira po yung ating mukha. No? Pagdating ba sa langit, ganun pa rin baba, itsura natin. So, I believe, special cases lang po yung sa ating Panginoon. Kasi kung titignan po natin, there's a purpose on this. Para balikan niya si Thomas at ipakita niya yung sugat sa kanyang mga kamay at paa. Para sa ganun, si Thomas na nawala yung kanyang pananampalataya, mapanumbalik niya. That he is Jesus Christ who died on that cross. Tapos makita niya na siya nga yung Jesus na nakita na naipako sa krus. Yes. Yan, yun po yung special cases. Hindi po siguro pupunta tayo doon, kaya nga tayo papalitan ng glorified body. And yet we have the same person. Paano kaya kung namatay tayong matanda? Pagdating po ba natin, matanda pa rin? So, it's not. So, sa tingin ko, yung pinaka, kung paano tayo bata noon, ganun din po yung tayong makikita sa langit. And it's a form of grace po talaga na naiwan yung wounds ng Panginoon. Just to show a doubter, for example, like Thomas, na everything that you've seen, it really happened. No po? Yun po yung proof.
So, pag-usapan po natin si Thomas, Pastor. Thomas was not among the disciples when Jesus first showed up. Okay? So, why did Jesus want to return to prove him wrong? Problema kasi, si Thomas ay nakita niya na nawala yung kanyang, yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Dahil doon sa pangyayari, kasi tayo man kapag dumarating yung mga iba't ibang pagsubok, dumarating tayo doon sa pagdududa. And yung pagdududa, it costs to unbelief. At ito yung gusto mangyari ng Panginoon. Sa kanyang pagbabalik, maituwid niya yung kamalian po ni Peter. Ganun pong magmahalan Diyos eh. Nakikita po natin ang bawat kamalian po natin, nakikita niya. And then from that, kinukorek po tayo. At para lang din po tayo ng mga magulang na pag nakita na natin nagkakamali yung ating mga anak, it's either na pagsabihan natin siya at pag hindi siya nakinig, napapalo po natin para sa ganun ay maging tama yung kanyang ginagawa. Similarly, binalikan po siya ng ating Panginoon para sa ganun, Thomas, yung iniisip mo ay mali. Dapat ito ang gawin mo. Manampalataya ka, magpatuloy ka manampalataya sa akin. Kaya bumalik ang Panginoon para sa kanya. Ayaw niya may mawala, ayaw niya na may magduda at may maiwan sa kanila. So when Thomas saw po yung mga sugat sa kamay ng Panginoong Jesus, was he blessed or cursed in that moment? Katulad sa aking preaching, masasabi ko siyang blessed. Actually, ay sasabihin ko nga ang colloquial na tao, napakaswerte niya. Parang titignan po natin. Pero sa akin, sasabihin ko napaka-bless niya kasi nagpakita sa kanya yung hinahanap niyang katotohanan, hindi niya nahanapin. Nandito na ito yung nasa harapan niya at nagpakita sa kanya. Ang sabi sa kanya, Thomas, tignan mo yung mga butas sa aking mga kamay. At ito yung ginawa niya. Ito yung mga butas sa aking kamay para ka maniwala. Ngayon, masasabi ko siyang blessed kasi ako nga, nung sinabi niya sa atin, mas blessed pala tayo dahil kasi hindi natin nakita si Jesus Christ, pero nanalig tayo. Yun yung sinabi niya doon sa, blessed are those who didn't see me, but nananampalataya sila. So, sa tingin ko, blessed pala tayo kasi sa kanya. And I guess, Pastor, no, each of us has this small Thomas in us. No po, na there are parts of us which doubt the Lord in some time of our lives po. So in that case po, do we sin? Nagkakasala po ba tayo pag nagiging sigurista po tayo like Thomas? Sa tingin ko, hindi po. Natural po sa tao na hanapin yung katotohanan. Natural sa tao na gusto niya, ito ang... dapat maging sigurado ko eh. Marami po ang tumatayo sa pulpit and they claim they're the Son of God. It's a blasphemy, no? So, nakita po natin, dapat maging sigurado po tayo dun sa mga bagay na dapat nating bigyan ng pananampalataya. And Thomas is one of them. So, gusto po natin na, gusto ni Thomas na kailangan ko ng proof. Kailangan ko nang matuto, kailangan kong alam na siya yung mga bagay na totoo na siya nga yung si Kristo. Totoo po yun na siyang ganun. Pero titignan po natin, yung pagdududa, naglilid po ito dun sa pagkawala ng pananampalataya. At yung pagkawala ng pananampalataya, yun yung hindi nagiging maganda. I think that will be a sin. So, kasi wala na po siyang pananampalataya sa Diyos. So it's the response of from us, no, as believers, or for example a non-believer, dun sa pinakitang proof or evidence of So let's go to the heavier questions, Pastor. Despite the vast amount of undeniable and logical evidence, so we have evidence from science, from history, from archaeology, of the truth, no po, bakit po kaya meron pa rin mga tao na nagda-doubt o may unbelief pa rin po about who the Lord Jesus Christ is? Dito natin mailalapat yung teaching po ni Pastor Romy noong nakaraan. Kung naalala po natin yung pamagat po ng kanya, what is the truth? Kadalasan, ang nangyayari po sa mananampalataya, pagka po sila tumanggap, pagkatanggap po nila, instead na makasama po nila, makahalubilo nila yung mga tao na mananampalataya, ang nakahulubilo nila ay hindi. No? So, nangyayari tuloy na
nakakilala nga sila, but yet, dahil dun sa mga taong nakapalibot sa kanila, nawala po siya sa pananampalataya. Kaya nga sabi ko kanina, dapat tayo ay maging babad sa salita po ng Diyos. Ito po yung pag-aaralan po natin. Mag-aral po tayo ng salita ng Diyos. Kaya ngayon, maganda po yung BCF. Meron po tayo ngayong SOM. Mm-hmm. Meron tayong PBTS. Dito po, marami po tayong matutunan. Yung kaalaman po natin, lalo po yung lalago. Lalo po yung magkakaroon po ng yung darami po yung ating kaalaman. At I encourage everyone to go for the SOM and then PBTS para po sa ating mga pag-aaral patungkol po sa Diyos. So, speaking of doubt po, Pastor, no, pag-usapan po natin yung mga non-believers. So, when we say pre-Christian unbelief, what is the possible cure for that? Iyan. Maganda po ito kasi unang-una dapat pakinggan muna natin yung kung ano yung pinanggagalingan niya ng doubt. Alamin natin, kausapin natin, instead po na makipag-debate o makipag-discussion tayo, dapat ay pakinggan natin, alamin natin yung kung ano yung ugat, kung bakit siya yung nagduda. So, from that, magkaroon po tayo ng cure. Hanapin natin yung kasagutan, oh, ito pala yung ano, naging point mo kung bakit ka nagduda sa ating Panginoon. And then, from that, makikure po natin. Instead po nakipag-debate tayo, lalo lang po siya nagre-resist. So, instead, ito pag-usapan natin, ito lang pala yan. And then from that time, sa panahon na yon, pwede na natin siyang maakay paunti-unti. Mahirap kasi lalo tayo nakikipag-debate sa kanya, mali yung ginagawa mo, mali ito. At pag sinabi natin ganun, lalo siya nagre-resist, lalo lang siyang lalayo. So, ang mas mainam po rito, yung pakinggan po natin siya ng mas mainam. A lot of understanding po talaga is required from us Christians para po sa mga doubting na unbelievers. Yeah. And I think nasagot niyo na po, Pastor, yung huling question, no, na what are some of the tips that we can use to minister to a doubting Christian? Kasi hindi lang po yung unbelievers ang may doubt. We too also may have doubts about the Lord Jesus Christ. So, totoo po yun. Kasi talagang lahat mo tayo ay nagdududa. At ang hirap po nito, yung pagdududa natin, nawawalan po tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon. At napakahirap bilang, sabi nga sa atin, ang ating faith ay lumalago lang sa pamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. At kapag tayo ay nawala po doon, sigurado na po na mapapawalay po tayo sa ating Panginoon. So, it's indeed that doubt can either lead us to unbelief or to even deeper belief. Yeah, belief po. Yeah. Marami pong salamat, Pastor, for clarifying questions. So, what is your last word po before we end? Yeah. Okay po. Kung titignan po natin, marami po sa atin ay nagiging problema po natin yung pagda-doubt po natin. Kaya nga po yung ating mensahe ay umikot po dito kay Thomas kasi gusto po ng ating Panginoon na walang isa man sa atin ay magduda. Bagkos ang gusto po ng ating Panginoon Diyos ay magpatuloy po tayo na manampalataya sa Kanya at yung pananampalataya natin mag-lead po sa ating yung buhay na walang hanggan na binibigay po ng ating Panginoon. Yan. So, okay. Indeed po, no? One thing that we can learn from Thomas is that belief can either lead us to unbelief or deeper belief in the Lord. So marami pong salamat po muli, Pastor Celso, sa pag-guest at pagsagot po ng mga katanong dito po On Point. And belated happy birthday po. Thank you po. And sa ating mga katanungan, you can send your questions to bcf.onpoint@gmail.com. Magandang gabi po sa ating lahat.